Think of me, think of me fondly when we've said goodbye. Hi, I'm Maria Bernadette Kagami from the CEU Conservatory of Music, your University Student Council President for school year 2020-2021. Before entering USC, I'm a student talaga from Mass Communication. Then year 2016, I shifted from Mass Comm to the Conservatory of Music. If I would describe myself in three words, I think I'll use driven, versatile, and leader. Typical music student, you know, this was before pa ako mag-USC. So, papasok ako and then after classes ko, yun na yung practice time namin. So, every afternoon, minsan hanggang gabi, minsan kami na lang natitira sa CDL building. Kasi nga, ang mga music students, gabi yan. So, mga gabi talaga kami nagpa-practice. Lagi dyan sa amin, sa Conservatory of Music, may mga recitals and inside and outside the university. So, in terms of my field in the Conservatory of Music, one time na I had my solo debut at the Cultural Center of the Philippines, wherein I am given the chance to sing the solo part sa aming contest piece. And another one is yung I experienced to perform sa Singapore Esplanade, the biggest theater arts center in Singapore. I guess dun talaga nag-start yung pagmamahal ko, yung love ko sa music. Kasi yun na yung kinalakihan ko dito sa family ko. So, my brother, my father, and my sister, more on instruments sila. So, mga musical instruments. And ako and my mom, sa voice naman. Nag-try ako mag-enroll sa CEU, then nakapasok. During my first semester sa CEU, na-realize ko na ayoko na lumipat, ayoko na mag-transfer. Kasi CEU has this vibe na, you know, na ma-welcome ka. You will feel na you belong. You belong sa community na meron sa CEU. And once na mahanap mo yung family mo sa CEU, sa loob ng CEU, talagang mahihirapan ka nang tumalikot. Yung feeling of belongingness sa CEU, kakaiba talaga. And from guards to students to professors, lahat, sobrang welcoming. So I started my term as the USC president noong summer pa lang ng 2019. Sa umpisa lang ako nahihirapan mag-adjust. Lahat naman tayo talagang nahihirapan mag-adjust sa umpisa. But then I have my co-officers. Malaki yung naitulong ng co-officers ko and yung family na nabuo within USC para ma-overcome namin lahat ng pinagdadaanan namin, lahat ng hardships, lalo na ngayon sa panahon na to. Of course, hindi talaga naging madali sa amin tong first ever virtual leadership congress. Kasi through the years, alam namin at nakasanayan namin na pag leadership congress, lalabas ka, pupunta ka, mag out of town. And before, yung leadership congress is 3 days lang. So this time, naging 3 weeks siya. But then, ato, nagawa na namin at naging successful siya. Maraming students yung talagang nakapag-participate. Pero ngayon, mas nakakatuwa kasi mas marami kaming naabot. May mga participants tayo this online leadership congress na hindi student leaders but from CEU and meron ding umattend outside CEU. Yun yung isang bagay na nakakatuwa na mas naging accessible sa lahat itong naging leadership congress this year. So after the leadership congress, nagkaroon po kami ng Mobile Legends Tournament. It's our second Mobile Legends Tournament. So, nag-start siya in partnership with SMART last year. And of course, sa ating second semester, hindi mawawala ang ating USC Week na for students talaga. Wherein, ito yung magbibigay naman ng chance for the students to unleash their talents, you know. Dahil marami tayong mga students na may mga talento, pero hindi siya naipapakita. In line with that, meron din tayong annual open mic na talagang every year siya nangyayari. Coming from that Korean drama nga na, it's okay not to be okay. So, it's okay to take a break sometimes, you know, after every classes, if feeling mo punong-puno na yung utak mo, don't hesitate to ask for help. You can always ask for help sa ating guidance and counseling department. You can always ask for help sa aming USC, sa University Student Council. You can message us anytime. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, hanggat may isang taong naniniwala, nagtitiwala sa kakayahan mo, magpatuloy ka.